Okay, we'll begin. May I call on our colleagues from the media to please join us here. Attorney Michael. Magandang umaga po mga kaibigan, tayo na sa isa na namang edisyon ng ating Wednesday Roundtable at Lido. Pinag-uusapan po sa Bicameral Conference Committee ang dalawang panukala na may kinalaman sa Bangsamoro Basic Law. Nagkaroon po ng mga mainitang pag-uusap mula nung Lunes at ngayon gusto nating mapakinggan doon sa ating mga kasamang naririto kung anong kanilang pananaw dito sa dalawang panukalang ito na mula sa House of Representatives at mula sa Senate of the Philippines. I had a chance to talk with two of the key persons of the Moro Islamic Liberation Front. Nakausap ko po si Chief Negotiator Alhaj Murad at ang Vice Chairman for Political Affairs na si Ghazali Jaafar. At tiniyak nila na mayroong magandang kalalagyan ang mga katutubo. Ngayon, inanyayahan natin yung mga katutubo, mga kasama natin, upang mapakinggan kung ano ba ang kanilang pananaw dito sa mga panukalang ito. Sila ba ay left out? Sila ba ay iniwan? Dahilan sa ang sabi ng mga MILF, meron dalawang luklukan para sa mga katutubo na makakasama doon sa magkikintal ng batas para sa Bangsamoro. Kasama natin si Dato Julieto Gandor. Siya po'y mula sa Carmen, North Cotabato. Narito rin po si Leonora Mokudef mula po naman sa UPI, sa Maguindanao, sa Team Y Justice Governance. Si Jason Ulubalang mula po naman sa mga Tiduray Youth and Student Association. At si Dato Leticio Datuwata, siya po ang Deputy Tribal Chief mula sa South UPI, sa Maguindanao. Kasama rin natin si Attorney Michael Henry Yusinko mula sa pinakamagaling na pamantasan sa Katipunan. Yan po yung Ateneo de Manila University. Walang ibang eskwelahan dun. Hindi naman pwedeng Miriam. Ano? So, simulan natin ang ating talakayan. Ano po ang pananaw ninyo dito sa panukalang Bangsamoro Basic Law? Sino po sa inyo ang magsisimula? Please. Kaya isang mapayapang pagbati ng magandang umaga sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga katutubo na nakikinig ngayon at kay Sir Nilo na nag-host dito sa roundtable discussion na ito at nabigyan kami ng pagkakataon muli na makapagpahayag ng aming salubin at pananaw sa usaping Bangsamoro Basic Law. Apo.
So, ang sa amin, since nung last month, ay nagugol kami ng panahon na para bantayan at ilabi yung aming mga karapatan na full inclusion of the IP right doon sa Bangsa Moro Bisiklo, no. So, sa awa naman ng Diyos at sa tulong ng ating mga mamabatas mula sa kapulungan ng Kongreso at sa Senado, napasok yung aming mga hinaing, no. Ang isa doon ay yung Republic Act 8371, na para kumilala sa mga karapatan ng mga katutubo. So yun yung inaasahan namin dito sa bicameral conference ngayon na gaganapin mula noong Lunes na hindi mabago kung ano yung mga laman. In fact, kung may mga kulang doon, i-enhance ng aming mga ng ating mga legislator, lalong-lalo na doong mga sumuporta sa amin noong panahon ng amendment, period of amendment and interpolation. Mm-hmm. So nung mag-lobby kayo, napakinggan naman. Opo, may 10 senador na tumayo para doon sa pag-push ng karapatan ng mga katutubo, lalo na doon sa usaping ancestral domain at distinct identity of the indigenous people within the proposed Bangsa Moro entity. Doon po sa House of Representatives, may nakinig naman sa inyo? Mayroon naman po, sir, of course, nandoon yung isa sa ating mga champion na yung Committee on Indigenous Culture and Community na si Honorable Nancy Congresswoman Nancy Katamco ng North Cotabato. Ah, mabuti kung ganun. Anong pananaw ng mga kabataan, ng mga tiduray? Magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo na yung mga kabataang katutubo sa Mindanao. Bilang mga kabataang tiduray dito sa usaping Bangsa Moro Bisiklo, no? Kami ay nangangamba sapagkat kung hindi maipasok yung batas na kumikilala sa mga katutubo, usaping IPRA, no? Kasi diyan nakasalala yung buhay namin bilang mga katutubo sa Mindanao. Sapagkat kung mawala yung IPRA, paano na yung mga kaming mga kabataan? Talagang naaapekto kami, no? Kami yung mga biktima bilang mga kabataan sa nasasakupan ng Bangsa Moro. Mm-hmm. So, paano kayo naging biktima rito? Una, kung hindi ito makilala, talagang nasasagasaan yung aming mga karapatan. So, yun yung pinaka-main na nakikita namin sa loob ng Bangsa Moro government. Pag hindi ito naisama. So, kaya nais lang po namin na masiguro yung maipasok yung IPRA kasi dyan namin maipractice yung aming mga kultura at tradisyon. So, nakikita mo ba, Jason, na restrictive o mapanupil ba yung Bangsa Moro Basic Law kung hindi kasama yung pagkilala sa mga katutubo? Bilang mga kabataan, siguro kung halimbawa, kung hindi ito makilala, talagang yun yung nakikita namin na epekto sa mga kabataan na kung hindi ito maipasok. Okay. Mula po sa mga timuway, Madam, ano po ang inyong pananaw? Ito po yung mikropono natin. Finta Ilan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Malaking opportunity po sa amin na nandito kami at kasama yung lahat na nandito na bilang magpapalakas sa amin, lalo na po sa pagsulong namin sa karapatan ng indigenous people. Boses po ako ng kababaihan. Kami po ay bumiyahe halos isang araw para marating lang po namin ang Manila para po kasama kami sa usaping pangkapayapaan. Bilang isang kababaihan, ang nakikita ko po dito, pag may mga karapatan na hindi po kinikilala sa loob ng Bangsa Moro Bisiklo, ay patuloy po yung hindi pagkakaunawaan, patuloy po yung conflict. At nakikita po namin sa ngayong sitwasyon ay maraming mga bata ang naulila dahil po sa conflict, alimbawa sa arm. So, sa tingin namin, pag hindi kinikilala yung lahat ng karapatan na nasa loob ng Bangsa Moro, ay hindi ito ang garantiya para yung sabi nating usapang pangkapayapaan. Ano po yung pinaka halimbawa ng conflict? Bakit may conflict? Noon pa man talagang may conflict na. Una-una ano yung territory.
no? Territory yung pinaka malaking conflict diyan. And then yung pagkilala sa karapatan namin bilang may-ari ng lupa, bakit territory yung sinasabi ko, dahil noon pa man problema na yung lupa. Kaya bakit hanggang ngayon hinahabol din namin sa Bangsamoro Basic Law, kung magiging batas na ito, dapat yung aming territory ay talagang kilalanin, dahil alam naman namin na amin yun. Yung pagkuha, pagkamkam, no, ng mga lupa, ng mga katutubo na noon at noon pa man, dapat ma-resolve na yun ngayon. Ito ang asahan namin. Dapat ma-resolve na ngayon sa Bangsamoro Basic Law na maipasok doon yung pagkilala sa lupa, yung sa mga territory ng mga ibang tribo nandyan po sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pag sinabi pong mga lupain, gaano kalaki ito? Anong naroon sa mga lupain iyon? Ang territory po ngayon ng indigenous people sa loob po ng Bangsamoro ay more than 202.8 hectares. At nandyan po yung aming mga resources. Halimbawa, yung mga kabundukan namin, yung aming yung karagatan ng sasakupan namin, mga preskong tubig, nandyan pinagkukunan namin ng aming mga traditional na hanap buhay. So yun ang dahilan na kailangan makilala ito at malinaw po yung pagkilala ng Bangsamoro Basic Law. Dato, sa inyong pananaw, pag sinasabing may conflict, pag kami dito sa Maynila, pag sinabing conflict, talagang may nasasaktan, may nasasawi, may nasusugatan. Maari po bang mapakinggan mula sa inyo kung ano itong mga conflict na ito? Sige po, magandang umaga po sa lahat. Hindi po natin masabi na conflict na masyado, pero mayroon yung mga conflict talaga na hindi na ma-resolve. Halimbawa, yung mga halimbawa sa amin, yung adjacent territory ito eh, dahil Arumanan Manubo, adjacent territory ng Bansamoro. May mga conflict na kumbaga mayroon na yung mga ancestral domain, tapos papasok pa yung mga kasamaan po natin mga Bansamoro na wala pong paintulot sa katutubo. Isa yun ng mga conflict. Pangalawa, hindi naman kami tutol doon sa Bansamoro. Kaya nga lang, gusto lang namin na mapasok talaga yung rights ng katutubo na talagang maisulat doon sa provision na gawin. Hindi yung sinasabi nila, puro na lang statement o pronouncement nila. So yun ang gusto po ng katutubo. Dahil kapag ma-implement na yung Bansamoro, talagang may baseline na yung mga katutubo na andyan talaga sa batas. Attorney, how do you look at it from the outside? Ayon sa batas, dalawa yung panukala na pinag-uusapan ngayon sa Bicameral Conference Committee. Anong garantiya natin na makikilala kaya ang karapatan ng ating mga katutubo? So, good morning to everybody and magandang umaga sa mga kasama natin dito sa table, sa round table. So una muna siguro dun sa kung paano makikilala yung karapatan ng katutubo sa BBL. Sa pagkakaalam ko, kasi kasama ako dun sa gumawa nung BBL, although sa sidelines lang ako, hindi talaga ako active participant, sa tingin ko naman na protektado yung karapatan ng mga katutubo mismo dun sa batas. Sa sulat, sa kasulatan sa batas. Malinaw naman na yung mga karapatan ng katutubo sa loob ng Bangsamoro ay dapat galangin, dapat respetuin. Pero syempre, ibang usapin yung kung masusunod ba yon sa loob ng Bangsamoro. So, ibang usapin yon. Kung sa batas lang, masasabi natin na nasa batas yon. Pero kung gagalangin nga yon in practice, that's a different issue altogether. Attorney, you will also agree with me na maraming magagandang batas. Ang problema ay sa pagpapatupad nito. Yes, of course. Uh-huh. Pero katulad nito, yung mga lupaing minana nila sa pagsasaling lahi, tapos masasabihin na Bangsamoro na ito.
No, let's clarify, no. Yung territory na dinidelineate ng Bangsamoro are political territories. So dinidivide niya yung political subdivisions. It doesn't pertain to ancestral domain. That is a totally different issue altogether. Now, kung pag-uusapan natin na syempre yung political territories, they contain ancestral domain territories, 'di ba? But that is governed by a different law. It is governed by the IPRA law. So hindi natin pwedeng sabihin o unfair sabihin na ang sagot sa issue ng ancestral domain ay nasa sa BBL kasi hindi naman siya yung batas that governs that issue. Right? So ang BBL only maps out political subdivisions, not ancestral domain. Sa ancestral domain ng mga katutubo, ibang ano yan, nasa ibang batas yan, nandun sa IPRA law. Pero katulad niyan, this early may intrusions na, may IPRA. May binabanggit ang ating mga panauhin na pumapasok na yung mga kapatid nating Muslim sa hindi naman nila nararapat pasukin yung lugar. But, again, just to clarify, that is a violation of the IPRA law. It's not a, it has nothing to do with the BBL. Because ibang problema yon. So that's a violation committed by certain individuals under the IPRA law. How optimistic are you that the BBL will come to be as expected and as promised by the president? That's a very hard question to answer, no? Kasi in the lead up to this BICAM process, there are a lot of doubts being raised, being floated about the outcome of this BICAM. So yung mga iba nagsasabi that it will be less than ARM, yung iba nagsasabi na we'd rather have ARM than a watered down BBL. So mahirap sabihin that the outcome will be satisfactory to the parties concerned. But what I can say with confidence is that a lot of people really put in hard work for the BBL to arrive at the BICAM, including yung mga kasamahan natin. Na all of us have a common vision, and that's peace and development in that area of the country. So yun ang masasabi ko with confidence, that a lot of people talaga, from the government, from the ARM, from civil society in that part of the country, really put in hard work for the BBL to come to this point. Very good. Now, tanong ko po sa inyong apat, sino kayo magbo-volunteer? Gaano ka-united ang mga katutubo? Dahilan sa ang sabi, ay ito ika, yung mga kapatid nating Muslim, nagkakaisa sila. Pero ang mga katutubo ba ay masasabi nating nagkakaisa? Ang masasabi ko lang, ang mga katutubo sa loob ng Bangsamoro Bangsamoro territory ay nagkakaisa sa pamamagitan ng isang indigenous people structure recognized ng National Commission on Indigenous People. So, yun yung isa sa mga kandun sa tanong mo, sir. So, doon sa ano ni attorney, no? Maraming salamat kasama ka pala doon sa pag-draft ng Bangsamoro Basic Law. Doon sa interpretation ng legal, ang ancestral domain ng mga Bangsamoro is divided into political territory. Pero doon sa aktual na mangyayari sa ground, iba yung kanilang interpretation. Bangsamoro ancestral domain, kung ang sabi nila is Mindanao is the land of the Bangsamoro, occupied by Bangsamoro, sila yung mag-govern. In fact, no, yung CAB pa lang at FAB yung napermahan during sa peace negotiation, ang sabi, ang Mindanao ay para sa mga Bangsamoro. That is the time na start na rin yung intrusion doon sa mga ancestral domain ng mga katutubo. Oh, then, yan yung isa sa mga dahilan na bakit namin ipupus yung IPRA. IPRA is a national law, but never to recognize and respect, implement with the autonomous region until now. So, yun yung gusto namin na kahit na wala yung IPRA na implements autonomous sa ARM since 1997, gusto namin i-reflect sa batas ng Bangsamoro Basic Law, yun yung basis ng recognition of the indigenous people's rights sa
upcoming Bangsamoro territory and governance. So parang sinasabi nyo, maganda yung layunin ng batas, pero pagdating na sa barangay, ibang usapan na. Oo, ganun. Ganun yung mangyayari. In fact, na, doon sa amin, sa barangay namin, may dalawang kampo ng MILF doon sa loob ng ancestral domain, yung Camp Bader and Camp Omar. That is the heart of our ancestral domain and a part of our sanctuary area and cultural heritage area. Pero nandoon yung Bangsamoro camp, pa MILF camp. Ano mangyari sa mga katutubo? Walang mga katutubo ay nagiging internal IDPs doon sa kanila. Internally displaced persons na sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oo po. So anong kabuhayan ng mga IDPs natin doon na lumikas dahil sa nagkampo? Yung iba pumunta doon sa ibang lugar, namumuhay, nakikitanim doon sa kanilang mga lupain nino. Yung iba pumunta, may local migration, pumunta mag-abroad, magtrabaho doon sa local cities na malalapit. Sa inyo pong karanasan? Ito po yung mikropono. Halos po, magka-parehas lang yung mga sitwasyon po eh. Dahil sa adjacent po, andyan naman yung batas, IPRA, pero hindi naman na-implement ng maigi. Lalo na sa mga ancestral domain ng katutubo ng Arumanan Manubo. Kaya nga sinabi ko kanina na mayroong mga intrusion hanggang ngayon. Ako, yung intrusion, paano to? Iba yung, maganda yung nasa itaas eh, pagdating sa barangay, naiiba. Problema natin lahat yun, di ba? Yung sistemang ganun na magaganda yung batas natin pero yung implementation, nakakaproblema. So, in this situation, talagang medyo tagilid talaga yung mga katutubo natin kasi yung mga Bangsamoro na nag-intrude sa lupain nila, armado eh. Di ba? So, mahirap tapatan ng armadong grupo na wala kang armas. So, talagang problema to that, in my opinion, sa opinion ko lang, ang dapat gumawa ng solusyon, hindi naman yung Bangsamoro government eh. Ang dapat gumawa ng solusyon dito, yung national government eh. Kasi meron tayong mga kababayan na nasa peligro na hindi sila nakakahanap ng protection mula sa local government nila. And that should trigger a response from the national government to protect them, to protect yung community nila. Okay. Very good. Yung bang NCIP, napapakinabangan nyo ba? Sabihin nyo na sa amin, diretsuhan. Actually, yun yung isa sa problema. Kasi ang ARM is autonomous, hindi nila ina-adapt o ni-recognize yung IPRA. So yan yung isa sa mga problema. Ano? So yun yung isa sa aming gusto na kahit dahil dyan nga batas na hindi kinikilala yung IPRA, yung dahil doon sa conflicting of law, yung 1954 na Organic Act, gusto namin hindi na maulit kung ano yung experience namin ngayon. No? So isa sa mga isa sa mga dahilan kung bakit namin ipupus na kilalanin ang bagong batas ng Bangsamoro Bisiklo, yung IPRA na kumikilala sa karapatan ng mga katutubo. Okay. Para sa ancestral domain at saka doon sa kanilang distinct identity. Opo, medyo practical lang ito. Eh, darating yung eleksyon sa 2019. Gaano ba karami ang katutubo doon sa lugar na yan na kino-question natin ngayon? Batay nga doon sa kon sa isang research ng isang non-government organization na rin doon, as with this 11 municipalities dominated by the indigenous peoples, Taduray and Lambangyan, and Dulangan Manuboy, kaabot ng 130,000 individuals, pero hindi yung registered voters na ano. Baka yung registered voters mas mababa sa 130,000. Ano po? Opo, mga amari. Kasi ang sa South OP na registered voters pero hindi na disaggregate kung IP, all the municipalities of South OP is more than 20,000. Then ang North OP is more than 30,000. Maliban lahat na yun, no? Tri people na yung doon. Pero hindi natin makuha kung ilan yung kabuang boto ng mga katutubo. Dahil hindi rin naman natin alam, baka may bumoboto para sa inyo na hindi nyo alam, ano? Meron kayong taga-boto. Pero, okay, medyo classified ito. Nabanggit, armado yung Bangsamoro. Ibang katutubo, armado rin? Sa traditional na
armas mayroon tulad yung spears and bows, bow and arrows, mayroon yung katutubo. Yun yung mga traditional weapon ng katutubo. Yung hindi traditional. May mga individual, lalo na yung nasa politika, na bilong nasa mga politiko, may mga armas na rin na. Okay, thank you. Attorney, devil's advocate. Hindi kaya itong BBL na ito inintroduce ng pamahalaan to keep people busy para mag-usap yung mga katutubo, yung mga Bangsamoro. At the same time, wala rin namang ma-achieve. Dahilan sa katulad nito, may homework yung NCIP. Hindi naman ginagawa. Hindi naman kinikilala ng ARMM yung NCIP. Hindi kaya ito monkey wrench lang kung tawagin. Hindi naman siguro. Yung BBL naman is a product of really the zealous work of the MILF, the BTC, and also the civil society organization in the arm, no? So I don't think it's a mechanism used by, you know, the government or by anybody to distract us from the issues, so to speak. But definitely, ito masasabi ko, yung usapin ng katutubo or the indigenous people's rights during the deliberations, once that they were assured, yung si Congressman Woman Nancy, once that she was assured that the indigenous people's rights was going to be respected in the BBL, natapos na yung usapin. Hindi na napag-usapan yung mga conflicts, yung mga intrusion sa ancestral domain. So kumbaga na subordinate na siya dun sa more contentious issues like the plebiscite, yung block grant, yung parliamentary reform. Kasi we have to admit the BBL is a project of the Bangsamoro. So it's not a project of the indigenous people. So ang talaga lumalabas na mga concerns dito, yung mga concerns lang nila. Mm-hmm. So ganitong pagkakataon, umaasa kayo na meron kayong representation dito sa mabubuong batas? Isa naman doon sa nakalagay is out of 18 member of proposed member of the parliament, dalawa yung katutubo. Yun yung isa diyan. Kaya yun yung dahilan namin na para sa amin yung position diyan sa parliament, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga sa amin yung pagkilala ng aming distinct identity at saka yung teritoryo, kahil diyan kami nabubuhay at mayroon kaming sariling pag-govern sa aming mga tao. Indigenous people structure namin, siya recognized ng NCIP, yun yung pang-govern namin sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin, lalabas kami sa arm at i-rule namin yung aming ancestral domain. Gusto lang namin, supportahan namin yung pagpasa ng BBL with full inclusion of the IP right. Yun yung aming panawagan. Nabanggit kasi yung Mindanao is a promised land. Eh, totoo naman, maraming nangako, ala naman nangyari. Ayun, yung tama. Yun yung totoo. So, pwede kayong pangakuan dahil baka sakali magkatotoo. Yun yung isa sa mga kawan ngayon. In fact, gusto naming i-reiterate doon sa mga sampyo namin sa Senado na lima nakapasok doon sa bicameral na huwag nilang bibitawan kung ano yung mga napaloob na sa na aming karapatan doon sa napasa nung sa Senado, no? Kasi ang kahit na nandiyan na siya o mapasok man siya dito sa bicameral ngayon ay hindi garantiya yan ay ma-implement doon sa amin. Malalaking challenge pa sa amin na bilang mga leader at bilang mga katutubo kung paano namin ma-benefit kung ano yung laman ng batas na yan. Reaction please. No, na tumbok niya yung problema na kahit na protektado yung karapatan nila dun sa batas. At the end of the day, sila yung haharap dun sa mga tao sa baba and assert their rights under that law. So, kaya nga yung punto ko kanina na itong usapin nito, let's just focus on that, yung conflict between the Katutubos and Bangsamoro. Hindi na to dapat pabayaan ng national government eh. In fact, hindi dapat to pabayaan ng sambayan ng Pilipino. At kahit na ng local government. Yun na nga, Melo, parang sinasabi ko na nga na mukhang hindi na kaya ng local government eh. Kasi ang tagal na nito nangyayari, apparently. So, my point is, this problem, this issue, should no longer be treated as an isolated incident or as an isolated problem.
this should now warrant the attention of the national government and also the whole Filipino society. Kasi hindi ito problema ng Katutubo at Bangsamoro lang. Problema to ng sambayanan natin eh. Mga kapwa Pilipino hindi nagkakasundo. Hindi dapat natin to pabayaan na lumala pa. Okay. Sa mga kabataan, Jason, gaano ka-organisado yung mga kabataan na magsusulong ng karapatan? Dahil kahit anong sabihin, kayo magmamana ng mga lupain eh. Kayo magmamana ng tradisyon, ng kultura at iba pa. Doon po sa territory ng Tribong Taduray at Lambangi, ang mga kabataan is talagang unite, no? Kung titingnan namin itong usaping BBL, talagang lagi namin itong kagayang ang sabi ko, nangangamba kami bilang mga kabataan dahil minsan hindi kami hindi talaga maisali yung mga karapatan, talaga yung mga kabataan is apektado, no? Kasi kung titingnan namin bilang mga kabataan, wala pa man siguro itong usaping BBL, no? Mayroon na sariling practices yung mga katutubo sa dyan sa core territory at may sarili na talagang tradisyon. So, kung sa pag-unite, talagang unite yung mga kabataan sa core territory. Okay. Yes, please. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Kanina. Ang nag-uusap ay bangsa, ay may elephant sa ka-government. At so, ang maris na isyo na pag-usapan ay isyo ng mga Bangsamoro. Tama yun. Pero gusto namin, in fact, since 2005, ang call ng mga katutubo within a core territory is, please include us in the peace negotiation. Kasi ang pinag-uusapan nila ay isyo ng Bangsamoro, pero kasama ang identity at teritoryo ng mga katutubo doon sa pinag-uusapan. Kaya yun yung isa sa aming mga panawagan. Kung mag-usap kayo, isama ninyo kami kasi teritoryo namin ang bahagi ng inyong pag-usapan at ang aming pagkatao, pagkakinlanlan. Kasi may kasabihan na native inhabitants living in Mindanao is considered as Bangsamoro people. Na nandiyan na kami since time immemorial, nandiyan ang mga katutubo. So hindi kayo kinilala ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process? Never since before. In fact, how many times you are talk with the OPAP since Miriam Ferrell is the chair of the Peace Negotiating Panel of the GRP and also with our position to the both party. Hindi nila kami kinikilala. Minsan, okay. There is a time they are telling us, just take arm before we are negotiating you. Ah, yun ang sabi. Yun ang sabi. Kapag hindi ka gumawa ng violente, hindi ka ininegotiate. Ah, ganun. Nag-armas po ba kayo? Oh, yun. Sa amin, wala naman. Wala. Hindi, hindi kayo kinausap. Dahil yun ang payo. Kasama kami katutubo. Hindi kami kinausap ng OPAP. Paano to, attorney? Di ba obligasyon ng pamahalaan na tugunan yung grievance ng mga mamamayan? That's true. Totoo yan. So medyo nasa alanganing sitwasyon nga tayo kasi ang mandato ng OPAP is to mediate the violent conflict, to resolve the violent conflict, no? Hindi sila violent. The reality is that yung mga indigenous peoples natin, mga katutubo, hindi sila part ng violent conflict eh. Kasi they were never part of the violent conflict. Pero what if they're the ones caught in crossfire? Look, I don't understand why they were not part of the discussion on the CAB and the FAB, no. My guess is that because it was the MILF who brought the government into the negotiating table. So parang because sila ang gumawa nun, denominate nila yung usapin. Uh-huh. But definitely, when the BBL was crafted, doon dapat talaga, yung lawmakers natin, they really should have and they did consider yung concerns ng mga katutubo. Yeah. So yung pinaka-issue ngayon is dapat sa BICAM, tama si Datu, hindi dapat mawala yung mga safeguards that were instituted in the bills that was or were passed in the BICAM. Tinitingnan ko kasi dahil kung wala silang armas at naroon sila at pinapasok sila, definitely magkakaroon ng conflict at kung may conflict, sila yung mapapagitna.
Yes, definitely. And well, this is not to excuse whatever the government has failed to do. Of course, no? We're not asking. But the BTC, well, it has a representative from the indigenous peoples. So when the BBL was being crafted by the BTC, which is under the OPAP, presumably they had representation. The indigenous peoples had representation. Okay. I only know of one. So out of the 24 or the 25, there was one. There was two. There was one representative. Dalawa raw, dalawa. Ano po ba? One from the DRP side and one from the... So yon. Anyway, that's all in the past, no. So, what? Personally, what I'm concerned about now is in the BICAM, they've only tabled six issues, contentious issues, and none of those pertain to indigenous people's rights. So I'm assuming that hindi na yon gagalawin. Hindi na gagalawin. So whatever is in about the safeguards na sinasabi ng mga kaibigan natin, eh nandun na yon, hindi na siya babaguhin. Pero I'm assuming that lang. Yeah. Hindi kaya Komo hindi na binabanggit, eh hindi na pinapansin. Hindi. Ang nature ng BICAM is kung hindi na binabanggit, hindi na siya contentious. Hindi na kailangan pag-usapan. In other words, ayos na tayo dyan. Let sleeping dogs lie, ganon. Oo. Ayos na yan. Itong mga problematic na lang ang tutukan natin. Okay. Ano po ang inyong masasabi? Sa karanasan ninyo, nangyayari kaya yung ganun? Oh, almost lahat ng mga tutubo na adjacent at sa mga core area, eh, ganun yung mga pangyayari. Kaya mahalaga din yung pag-usapan yung teritoryo dahil sa amin, adjacent, mayroon kasing 39 barangays na sa North Cotabato eh. So, isa yung Carmen at okay, may mga dito sa Pikit, mayroon din mga barangay ng katutubo dyan na sasakupin talaga. So, ang gusto namin, kapag mapasok man yan sa Bansamoro territory, dapat magdaan ng pre-informed consent. Dahil yung iba, hindi na masunod yung nung una na pasukin agad-agad yung mga lupain ng katutubo na wala nang paintulot. Pero kung sasakupin nila, magdaan sila ng pre-uninformed consent lang. Okay. Paano to, attorney? Merong ganun provision eh. Hindi ka basta-basta makakapasok kung walang paintulot ng mga katutubo. I'm not aware of that dun sa specifics ng BBL, no? Kung merong ganung mechanism. But ang alam ko lang, right now, pinag-uusapan actually ngayon is paano ba magbibilangan ng boto sa plebiscite. Kasi under yung BBL na alam ko, which is the BTC version, ang pagbilang ng boto is yung buong core territory. So kung majority ng votes ng lahat for the BBL, kasama na lahat. But I know merong mga tao mismo sa ARM gusto per province at per barangay yung pagbilang, per province yung pagbilang. So pag ganun ang nangyari na per province yung bilangan, potentially merong mga provinces na hindi masasama sa core territory. So yun yung contentious issue ngayon na pinag-uusapan. So posible kung yun ang masunod na lumabas, yung mga areas na karamihan ng tao ay mga katutubo o yung mga inhabitants, mga indigenous peoples, they will have a choice na hindi sumama dun sa core territory. Kung yun ang masunod na voting regime. Uh-huh. But hindi pa natin alam kung anong masusunod. Basic lang, attorney. Ano po kakaiba ng BTC-created BBL with that of the House and Senate versions? Ang pinaka major difference dyan is many of the provisions in the BTC really speak about or at least give reference to the creation of a sub-state. So
yung mga lengguwahe na ginamit nila gives the impression that the Bangsamoro will become a sub-state. Okay. So okay. Yun ang medyo tinone down ng mga bills from the Senate and the okay. House. Excuse me, sandali po. May sasakyan ka ba nakaparada? Wala. Wala. Ahatake na. Wala bang may sasakyan dyan na mahihila ng MMDA at patutubos? Bert, safe yung sasakyan mo, no? Okay. Eh, tama-tama, no? Magtatanghali yan, eh, no? Okay. So, wala tayong problema? Sigurado? Okay. Walang sasakyan. Oh, sige, dituloy yung discussion. Opo, sige po. Gusto ko lang din ako na yung participation ng OANG IP doon sa PCG, sa mga consultation. No? At saka kasama na rin yung pag-create, pag-support ng government doon sa paglunsad ng BIPLA noong August 29 until September 2, 2017 na nagkakaroon ng malaking gathering yung mga katutubo outside and adjacent territory, no? As a whole Mindanao participation, yun yung tinatawag na Mindanao Indigenous Peoples Legislative Assembly na dinaluhan ng more or less 500, close to 500 na individual na selected leaders from all over Mindanao. So ang pinaka bulk ng nag-participate is galing sa ARM. In fact, nakakaabot ng 272 yung pumunta, no? Yun ay bumuo kung ano yung mga recommendation ng mga katutubo na ipapasok sana doon sa proposed Bangsamoro Basic Law, no? Parang recommendation. Yun ay initiated by the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process through sa Indigenous Peoples Peace Panel, independent panel na chaired by Attorney Ruben Lingating at kasama yung 7 commissioners ng NCIP doon. Kaya lang, nung nabuo na, na-consolidate yung result ng workshop, ay parang iniwan na lang doon sa ere yung mga leader katutubo na wala, hindi naman lang nila pinalo up doon sa Congress, sa mga legislator na ito yung ano. Ang sabi sa amin, ang sa amin lang, igagather dito, we will support you para sa pag-consolidate, pero kayo na ang bahala mag-lobby doon sa mga legislator kung paano may pasok ito doon sa pag-uusapang Bangsamoro Basic Law. Oh, yun yung isa sa mga komentaryo namin, but hindi man lang nila na itutuloy na lang or ito kaya isang project lang or para... Nalaman ba ng media yung pagtitipon yung yan? Yan nga. Hindi, ibig ko sabihin, kung nalaman ng media yan, nagawa ng balita yan at nagkaroon ng pressure. So far, may mga media naman. In fact, nung tapos yung pag-end ng assembly, nandoon yung representative ng may mga congressman at mga representative ng mga senador na para i-receive kung ano yung result ng... Yung napagkasunduan ninyo? Opo. Opo. Pero dun sa nabigyan, ano sabi? Bahala na kayo, buhay nyo, gano'n. In fact, sila yung ano, yung OPAP secretary ang sabi, nag-explain kung bakit, no? Hindi na daw nila pwede i-push pa kung sila yung maglalabi kasi conflict doon sa kanilang power mandate. As okay. Mandate nila as legislator, executive and legislator. Okay, okay. Yun na, yung explanation. Okay, maliwanag yun dahil tama nga, yung mandate ng OPAP is to mediate doon sa conflict. Pero kung wala naman ikang nabalita na armadong lumaban sa gobyerno, eh di walang ininegotiate. You know, kumisa kasi, tama yung nasusulat na there's a time for everything. Anyway, we'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions, please. Pakilala po kayo para sigurado. Yung constitutionality ng BBL kasi may meron pa tayong
pending na pagtatalo kung constitutional ba to dahil may provision tayo na supporting the ARMM, yung IARMM provision. Paano yun? Sige po. Okay. Una, nabanggit ko kanina, ang NCIP at saka Republic Act 8371 ay walang regional office sa ARM. Ang EPRA hindi kinakilala sa ARM. Pero ang ginawa ng NCIP, may sulat na rin sila, o statement na address sa mga legislator na dapat kilalanin na rin yung karapatan ng mga katutubo doon sa babalang kasing bangsa Moro Basic Law. Pangalawa, yung pag-push o pag-delineate, no? Pag-process ng aming delineation, kahit na walang NCIP doon sa ARM, parang ginawa nila dahil doon sa assertion ng galing sa national office yung nag-decide at parang na-attach doon sa Region 12 yung delineation ng aming ancestral domain dahil doon sa ongoing noon yung noong 2014 na bago yung usaping ng Bangsamoro Bisiklo. Kasi pa may marching order si Pinoy na to fast track the delineation of the ancestral domain of the indigenous people within the proposed Bangsamoro territory. So yun yung dahilan na nag-issue ng resolution ng INBANC, no? Na para i-delegate yung regional office number 12 na mag-conduct ng social preparation. Attorney? So regarding the constitutionality issue, no, of una muna siguro when we talk about constitutionality, we're talking about the BTC version, no. So but there are two sides to this issue. So from the constitutionalists' point of view, they look at it from the entirety of the bill of the BTC. So meron silang view that this is unconstitutional, you know, looking at the bill entirely, because it gives the impression that it will set up a sub-state. So ang mga nakahilera dito, yung mga thinking nila, the late Miriam Defensor and also yung Phil Consa. But there's also a side, some constitutionalists look at it from a per-provision basis. So kung per provision basis natin titignan, marami dun sa provisions naman, pasok sa constitutionality test. So nandun tayo sa dalawang perspective on how to look at the constitutionality of a law. Do we look at it from its entirety or from a per provision basis? Now, that issue is now in a way set aside because we are now in the BICAM. And the House Bill and the Senate Bill has to a certain extent address those issues. Like, yung mga language that give the impression that it's a substate, inalis na nila eh. Like yung parity of esteem, yung asymmetric. So all of those words that give that impression have been taken away. So itong nasa BICAM ngayon, from what I've heard so far, it will stand the constitutionality test. But again, we have to wait and see kung ano yung final product before we can definitively say if it is going to pass the constitutionality test. But again, from what I've heard, it will. If I remember right, there's a book entitled Power Play. This was during the 90s. Now, sinasabi doon sa Power Play, whatever is crafted is a watered-down version of the original bill. At ang nangyayari ay pag lumabas na ito sa bicameral, you wouldn't even recognize kung ano ito ang pinagmulan nito dahilan sa yung unang mga buradol naimbalsa mo na. Paano kaya yun? That's a very cynical view of the process, ano, of the legislative or the lawmaking process. But it's still a valid point. But from what I've observed, from the time na pumasok yung BBL BTC version sa Congress until mahimay-himay siya, makatay-katay siya, at umabot siya sa BICAM, along the way, the BTC, the MILF, even ARM, they were present along the way.
So, kung ano man ang naging proseso, hindi naman masasabi na they were not aware of it. Eh. So, at least we can take that as a good aspect of everything because every step of the way, the parties concerned were actively engaged. Mm-hmm. Okay, so at least meron. Follow-up. Honestly, di ko rin alam kasi meron din ako narinig na unahin muna natin yung BBL bago mag-federal. So, isa yun sa kahinaan ng federalism advocacy ngayon, ano, na hindi malinaw ano yung plano. Eh. Kasi katulad mo, narinig mo na una muna federal bago BBL. Pero ako narinig ko, una muna BBL bago federal. So, hindi natin alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon dito sa pag-federal, pag-shift to a federal structure. So, Atene, babalik ako doon. Sa baka nilalabusaw lang talaga tayo para maging abala tayo. Yan, hindi ko alam kung... Kasi pinag-uusapan mo dyan yung motivation ng mga tao sa gobyerno. No? Precisely. Well, to be honest with you, pati ako nalalabuan sa kung ano man yung, ano, no? Yung, ano yung motivation nila. But mainly because of what I just observed and about what government officials say, tsaka yung behavior nila. But what is behind those words and those that kind of behavior? Well, hindi natin actions malalaman. Actions speaks louder than words. Eh. Yan ang sabi nila. Eh. Pero if you are consistently inconsistent, then may problema tayo. Ano po reaction ninyo? Actually sa amin, pronouncement naman yun ng presidente, unahin yung BBL. In fact, may sinabi siya, kung anong kulang sa BBL, pupunuan ng federalism. And then, ang BBL ay isa sa mga model, Bangsamoro, parliament, ay magiging model doon sa federalism. No? Yan yung isa sa mga fear namin. Kapag yung pagkilala, pagrespeto sa mga katutubo ay mawala sa proposed Bangsamoro Basic Law ngayon na magiging model doon sa coming na federal state na babalangkasin uli, ay baka hindi lang sa arm or sa core territory ng Bangsamoro yung maapektuhan ng mga katutubo. Kung yun ang gagawing model, baka sabihin nila, wala namang pagkilala ng karapatan ng mga katutubo dito sa nagiging model, baka gawin na rin natin dito sa Luzon. Kaya ako kasi nabanggit yan eh. Pag sinabi mong meron kayong kakayahang magkintal ng batas, meron kayong representative. Pero ang problema mo, kung yung mga traditional politicians at mga angkan, ang mga ngasiwa, ano kinabukasan nyo? Yun yung isang problema sa amin. No? In fact, doon sa aming mga teritoryo, minsan may mga munisipyo, may mga barangay na hindi kami yung kukontrol dahil doon sa sistema ng pagpipili ng mga itong election na process. Kasi wala sa amin yung pera, wala kaming 3G, no? Guns, guns, and gold. Yun yung isa sa mga dahilan. Lalong-lalo na, kahit na dyan sa representation sa parliament na may dalawa, no? Pagdating sa butuhan doon sa kung gagawa ng batas, sinong makapapanalo doon sa dalawa laban sa 78? Kung sa pagdating sa butuhan. Ngayon, balikan ko lang yung sabi ni attorney kanina na may representation ang IP doon sa bot, sa BTC. Dalawa, no? Isa sa na point ng government, isa doon sa side ng MILF. Itong sa side ng MILF, siyempre, kung ano yung objective ng principal niya, yun yung susundin niya kahit na siya ay katutubo. Pero pag itong isa naman, nasa side ng government, ito yung endorse ng mga katutubo mula sa Teduray at sa Kalambangian na mag-represent doon sa kanilang issue. Pero pagdating sa butuhan, anong magawa ng isa laban doon sa 20? Pero sang-ayon na kayo sa proseso na nagkaroon ng dalawa sa BTC, right? Yun yung isa sa panawagan namin, may representation. At least yung aming mga posisyon, may direct line kami na siya yung tutulak. Na itulak naman yun.
na itutulak pero may tutulak ulit pabalik at hindi may pasok doon sa during sa plenary sa panukala. Siyempre, kailangan yung kung may position ka o may recommendation ka, kung hindi ma-caucus o consensus, kailangan yung democratic process na magbubutuhan. Pagbubutuhan, isa laban sa 20. So, ganun. Okay. Follow up. Isa na lang po, last. Tingin nyo ba you are barking the wrong tree? Kasi ang BBL ay requirement ng peace agreement between the MLF and the government. Hindi ba dapat yung pambansang Mindoro, yung katutubo, ang tinatahulan natin ay ang national government para kilalanin mismo yung ating karapatan at gabing mandato sa Bangsamoro government na kilalanin ang karapatan ng mga katutubo. Kasi po, hindi lang sa Mindanao nangyayari yan. Sa Umiray, 600 indigenous people na dumagat ang displaced ngayon at hindi kinikilala ang karapatan. So, hindi lang sa Mindanao natin nakikita yung problema, maging sa buong Pilipinas. Tingin nyo ba hindi tayo talaga papansinin ng Bangsamoro government dahil laro nila to eh. Kumbaga, ano nila to, bola nila to. At tingin nyo ba panahon na rin na yung katutubo naman, yung mag-alsa para pansinin ng OPAC at o ng gobyerno? Sige nga po. Kay Madam tayo sa kababaihan. Sa tingin po namin ay yung pagkakaisa ng katutubo para itulak po yung karapatan. Isang proseso yun. Opa, maliwanag yun. Maliwanag na proseso. Pero yun. Pero hindi dapat hanggang BBL lang. Bagkos ay para sa pambansang pamahalaan. Opo. Kailangan gawin yun ng katutubo. Dahil nga sa ngayon, nakikita namin at nakikita din nating lahat na talagang napag-iwanan yung katutubo. Pag manatili tayong walang boses, manatili lamang tayong nakikinig, hindi walang partisipasyon at walang gagawin para sa katutubo, patuloy po tayo mapag-iwanan. Bakit po mahirap magkaisa ang mga katutubo? Sino po ang inyong... Yeah, please. noon pa man, ganun na yung ano. Pero sa ngayon na ganito na yung mga sitwasyon po ng katutubo ay para unti-unti na itong nagkakaisa eh. Sa amin po, sa indigenous political structure po ng Arumanan Manubo ay 11 municipality po ng North Cotabato at 10 municipality of Southern Bukidnon na iisa po ng indigenous political structure yon. So, hindi naman sinabi na hindi nagkakaisa ang katutubo. Sa katotohanan, noon pang simulat noon, may pagkakaisa. Wala naman kaming rido sa mga katutubo. Hindi kami nagri-rido eh. Always kaming settlement lang. Settlement lang. Okay. Through customary law. Okay. Pero hindi, yung sinabi nila na yung sinasabi ng mga politiko, ay mahirap sa inyong katutubo, hindi kayo nagkakaisa. Actually, nagkakaisa kami. Yun ang totoo. Okay. Ang isang problema po dyan, katulad yan, pag humaharap sa kumpanya ng minahan, may nakikipagkasundo, may hindi sumasang-ayon, nauwi sa kaguluhan, ang impression tuloy, hindi nagkakaisa ang katutubo dahil may tumutubo. Hindi, ganito kasi yun, Sir Reid. Hindi nagkakaisa dahil sa may mga ibang mga hindi katutubo na nag-draw up doon sa magkahiwalay-hiwalay yung katutubo. Halimbawa, interest po ng isang tao, yung businessman. Sabi niya, katutubo ko ito. So, yun, itong grupo na ito, katutubo ko ito. Siya na nagsabi na kanya niya yung katutubo dahil sa interest niya. So, yun ang dahilan na magkontra yung puro katutubo dahil inaangkin siya ng mga dayuhan. Ng mga dayuhan. Kayo po, ano pong karanasan ninyo? Tama yun sabi na may mga instances na hindi nagkakasundo o hindi nagkakaisa yung mga katutubo. Actually, kung usapin sa perspective ng IP na walang galing sa labas,
nagkakaisa yung katutubo. Una, part doon sa isa sa mga kwan, sa mga dahilan, no? Yung mga katutubo, may mga ibang ay katutubo, may mga ideolohiyang sinusunod dahil doon sa inintroduce ng ibang mga external o mga ibang tao na hindi makakatutubo, no, na brainwash ang kanilang kaisipan. Kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kami sa Mindanao ay parang gumawa ng isang grupo o boses ng mga katutubo na tinatawag namin na indigenous people's independent indigenous people's voice within a peace process. So ang humahawak noon o ang mga mandato na magrepresent doon ay yung mga traditional leaders o galing sa indigenous people's political structure ang mga katutubo na ang nagmamandate ay kung ano yung dinadala nila ay ang call ng mga katutubo yung kanilang panindigan, no? Mm-hmm. Yun yung isa sa mga dahilan na kung bakit. Puera de los Buenos, meron po kasi mga pagkakataon na pag meron ng paghahatian, doon na nag-aaway. Yun yung isa, no? In fact, kasi yung iba dahil doon nga sa, halimbawa, yung si politiko, may hinawakan siya na dato o na-declare na ito'y dato o. Yung sinabi niya kanina. So hindi na yun, dahil doon sa kanyang personal na interest, hindi niya na tinitingnan yung kung ano yung tunay na kalagayan at kung ano sino yung nagbigay ng mandate na bilang isang dato, kasi yung traditional selection of the leaders is mandated by the community. Kung hindi mo pwede i-declare mo yung sarili mo, kung hindi ka tinuturo ng komunidad na ikaw ang mamuno sa amin. So yan yung isa sa dahilan na bakit naging dalawa yung term. There is a tribal dealer and one is the true leader. Kung ikaw ay tribal dealer, pwede mo idadalhin mo yung pangalan ng community mo, i-declare mo ikaw ay isang dato, pero wala ka naman doon sa community at hindi ka itinuturo ng isang ng komunidad na ikaw ay isang leader at mag-lead sa kanila. So pag dumating po yung ganun pagkakataon, mapapatay yun? Yun yung isa sa mga problema, no? Na magpapatayan na yung mga tribo dahil doon sa ganong mga sistema. Pero yun po ba'y nasusulat sa kaugalian ng mga katutubo na kung merong magtataksil sa layunin ng tribo, ang kaparusahan ay kamatayan? Isa yun sa mga prinsipyo ng katutubo. No, in fact, may death penalty na paghuhukom. Okay, mabuti na po at maliwanag yan. So, pag nagkataon pala, may sasabit. Ano? Maraming sasabit. Yes, questions from the media? Yes, please. Please. Very short answer. In fact, Mindanao is the belong to number two to the poorest poor of province all over the Philippines. About education, so very... Wala rin. What about the traditional schools? We've heard of traditional schools in other areas in Mindanao. In our place, we have no alternative school, but within our governance, as Timoy Justice and Governance, we are also trying to educate our young people through our customary practice. Okay. Sigun sa tradisyon ng mga katutubo. Okay. Thank you very much for the questions. Yes, please. Sige po. Yes. Okay. From the lady from Ateneo, have any question? Oh, yes, please. Gusto ko bumalik dun sa fundamental na question. And yun naman din yung title nitong roundtable na to eh. Yung BBL, will it bring peace and development to the tribe peoples of Mindanao? So gusto kong balikan yung fundamental na question. Ano ba yung katutubong perspektiva sa usaping pakapayapaan at kaunlaran? Ano ba yung peace and development para sa mga katutubo? Kasi tingin ko nakaugan dun yung iba pang mga tanong eh, patungkol sa BBL.
ang masasabi sa mga katutubo na mapayapa sila, free siya gumalaw sa kanyang teritoryo, may sariling teritoryo, may sariling pamumuno, at may sariling pamamaraan ng pang-economic. Yan yung dahilan kung bakit gusto namin na may delineation of territory o ancestral domain. Kasi yung buhay namin ay nakaugat sa lupa. At may sarili kaming pamamaraan kung paano mamuhay at sa pamamagitan ng agrikultura, may sariling pamamaraan kami. At doon ka namin kinukuha sa mga gubat yung aming mga kagamitan sa pamamahay, gamot, nandoon na. Kaya yun yung isa sa mga prinsipyo is closeness to the nature. No? Yun yung prinsipyo, isa sa mga prinsipyo ng Timoy Justice and Governance. Okay, very well. Would you care to add to the question tungkol doon sa pagkakaroon ng basic services in areas like tribal Filipinos, indigenous peoples? You know, the problem here is that itong problema ng katutubo, pinag-uusapan natin sa Metro Manila na napakalayo natin doon sa kung saan nangyayari talaga yung mga issues, no? At medyo nahihiya ako kasi kailangan nyo pang pumunta rito pa para maresolbahan yung mga problema ninyo doon at hindi kayang resolbahin doon. So again, you know, reinforces yung Imperial Manila na naman na malaking problema natin. And that goes to yung sinasabi mo, Melo, na basic services. Kasi apparently yung basic services that Metro Manilans want may be different from the basic services na gusto ng mga katutubo. Kasi dito gusto natin banyo, bahay o ano, kung ano pa man. Sa kanila, gusto lang nila ng space para ma-practice nila yung customs nila and their traditional way of living. And pati yun, nati-threaten. So, it's very alarming and very disturbing for a person who's in Metro Manila thinking about the problem of traffic. Mm-hmm. Okay. Karaniwang tanong po, gaano po kalaki ang pamilya ng isang katutubo? Doon sa mula 4 hanggang yung usual, 4 hanggang 7. Oh, na anak. Oh, sa isang bahay. Na anak. Okay. Hindi, anak 'yun. Oo, isa anak. Okay, so anak. Mag-asawa 4 hanggang 7. Sa inyo po, ganun din po ba? Ganun din. Hindi, kaya ko kasi naitanong, you have the numbers eh. May bilang kayo eh. Hindi kayo dapat napapabayaan. Politically and economically, the only problem is, do they have the purchasing power for them to matter in this kind of consumer-driven economics? Well, it shouldn't be that way. There's a problem, government should respond. And in this case, it's the national government. Tama yung point ni Kabayan kanina na maybe hindi kasi yung Bangsamoro ang may responsibility sa kanila eh. It is the national government who bears that responsibility to resolve the problems eh. So tama yung yung sinasabi niya kanina. Pero I would like to look at it this way. They are part of congressional districts. They have district representatives. I don't know, bakit hindi ga na-highlight ito? Actually, kanina na nga, ang problema, it's not in the law, it's in the implementation of the law. And that is right the smack in the avenue of the executive. And the executive begins with the governor and the mayors. The problem is, if the governors and the mayors come from the same family, they would pursue their personal That's agenda. Right. That's why I'm saying it should be the national government because the national government, first of all, siya may resources to really implement the necessary solutions. Yung governors and mayors, meron silang ibang mandato rin eh that they may not have the right resources to address. Yeah, well, speaking of Maguindanao, there was a time dumalaw ako sa Maguindanao. Sabi nung isang undersecretary ng Department of National Defense, nakita mo ikaya mga SUVs na yan. Kako, ganda, no? Pag-take off ng helicopter, sabi sa akin, Melo,
yan yung era converted into rolling stocks because the board members just passed resolutions to appropriate money for the SUVs of the board members and other provincial officials. And that's Maguindanao. Kung taga-Department of National Defense na nagsasabi nito, may problema talaga. Okay, let's look forward. Anong pwedeng asahan ngayon? Dahil lang sa meron pa namang ilang araw na nalalabi sa Bicameral Conference Committee. Without necessarily putting the cart before the horse, kung sakali na walang mangyari sa BICAM, ano gagawin ninyo? Gusto ko lang ipaabot kung ano yung napasok na doon sa mga pinuntahan namin ng mga senador na may mga IP doon. I-enhance na lang yung lahat. Kung sakaling walang magawa, eh, ganun pa rin. Maglalabi pa rin kami. Pagkakatiwalaan niyo pa yun nasa gobyerno? Ito'y kahit na ganito na yung mga ano mga pangyayari, pero hindi kami, magdarasal kami na baka sakali pakinggan kami. Madam, kayo po. Umaasa po kami na tutulong yung government na titingin doon sa hanay ng mga katutubo at doon sa mga pinakamahalagang karapatan na dapat maisama po sa Bangsamoro Bisiklo. Dahil yun ang kahalagahan po. Ayun po yung tanong ni Galil kanina na yung peace and development. Pag masama po yung aming mga karapatan, yun ang peace and development sa amin. Makatulog kami ng mahimbing, makapaghanap buhay kami ng maayos. Sapagkat kung yung mga pangunahing karapatan namin ay hindi mismo sa isang batas ay hindi kilalanin. Mm-hmm. Parang ano, sa tingin namin, parang pinatay na rin kami ng buhay. Mm-hmm. Dahil hindi kami makagalaw ng maayos. Mm-hmm. Hindi namin mapag-apaaral kahit sabihin namin na kaya namin o hindi namin kaya, walang basic services mula sa gobyerno, halimbawa kung kulang man, paaralin namin yung mga anak namin. Pero kung mismo sa isang lugar, pag walang kapayapaan, malayo po namin marating na mapaaral namin yung aming mga anak. Dahil kami po ay umaasa lamang sa lupa, farmer kami, umaasa lamang kami doon na yun ang hanap buhay namin. Pag walang kapayapaan at lagi kaming ma-displace dahil doon sa mga problema, talagang wala kaming aasahang malayo ang marating ng aming mga kabataan sa usaping education. Okay. So maraming salamat. Jason. Para sa akin, sana itong pagbuo ng batas na ito, hindi kung ano yung mga nagawa ng paglabis ng mga katutubo, dapat hindi ito bitawan, no? Sapagkat kung ito ay nabibitawan, itong karapatan ng mga katutubo, eh paano na kami mga kabataan? Kaya dapat ito maipasok at maipasok doon sa batas, talagang kikilalanin yung mga katutubo sa Mindanao. Thank you. Okay, maraming salamat. Para sa akin, itong Bangsamoro Bisiklo, kung bakit gusto naming maipasa, na kasi para kung di man ito mapasok ngayon, mapasa o itong sa ngayon, no? Itong nasa pag-uusapan ngayon sa bicameral, BBL pa rin kami. Alam mo yung bagong kuha ng BBL? Balik bakwit lumad. Ganon. Wow, malupit yun. Kasi kapag magkakaroon ulit, tulad nga yung sinabi mo kanina, na sinabi rin ni Aton, kapag we are caught in a crossfire during sa labanan ng gobyerno, kami bakwit. Yan yung sinabi na may isa sa mga kasama na we are the victims of the war and also the victims of the peace. Kasi mas maganda na yung, sabi pa niya, mas maganda na yung during pa ng actual fighting or war, malinaw yung role ng mga katutubo. Takbo dito, takbo doon. Pero doon sa pag-uusap na ng pangkapayapan, hindi na malinaw yung kanilang participation kasi hindi na sila kasali doon sa pag-uusap. Nahulog na lang sila ng collateral damage basta may gera. So yun yung sa amin na gusto namin mapasa yung inclusive BBL
para sa mga tao sa Mindanao para makamit yung lasting peace. At bago ko wakasan yung aking ano, pasalamatan ko lahat ng mga nandito, lalong-lalo na yung Loyukan Group na nagkasama namin, sila Ma'am Judy sa Lilac at saka sa Focus si Sir Joseph at saka si Galil at yung mga kasama sa Mindanao. Magandang umaga sa lahat. Okay. Attorney. Regarding the BBL, I share yung mga sentiments nila that dapat ma-entrench doon yung protection for indigenous people's rights. Kung nandun na siya, huwag na siyang alisin. So I share that sentiment. But I go one step further. No? Sa akin, in my personal view, the story or the narrative of our indigenous peoples deserves its own platform. Hindi lang siya dapat nakasubsume sa usapin ng BBL. The story and the narrative of the indigenous peoples of the Philippines needs its own platform. Kasi all of us here in Metro Manila, we need to hear their stories. We need to hear their demands. So that to me is what I take away from this roundtable. Uh-huh. Okay. Let me end our roundtable this Wednesday. You know, I came across a statement from Vine Deloria Jr. Napakasimple lang. When asked by an anthropologist what the Indians called America before the white men came, an Indian simply said, ours. Amin to. So titingnan natin kung paano igagalang ng pamahalaan ang karapatan ng ating mga katutubo na narito na sa Pilipinas bago pa man tayo nagkaroon ng ganitong lipunan. Thank you very much for being part of Wednesday Roundtable at Lido. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat.